Hi, Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Reyna. Queen kasi ako. Sana naman masin mo to, Sir Van. Minsan lang ako sipagin mag-send. Bekenemen, no? So ito na nga, Sir Van. Nangyari to noong may group project. Lima kaming magkakagrupo. Alam mo naman noong college, uso pa ang face-to-face. Ang hilig namin mag-overnight magkakaklase. Kahit isa lang naman talaga ang gagawa. Tapos ang nangyari, dahil rotation ng overnight namin, bali ang hindi na lang namin napupuntahan ay yung bahay ng kagrupo ko na si Nerd. Nerd na lang ang itawag natin sa kanya. So ayun nga, sa totoo lang, ayaw talaga ni Nerd na doon kami sa kanila. Ang nasa isip namin ay baka nahihiya siya. Pero ang sabi namin okay lang naman. Maganda rin para makilala namin ang isa't isa. Wala siyang nagawa kung hindi pumayag na rin sa kagustuhan namin. Malapit na rin kasi ang pasahan ng group project namin. Marami pa kasing ibang subject na may pinapagawa rin. Kaya kailangan nang tapusin at makapag-focus na sa iba. Sa totoo lang, napakasimple lang ng bahay nila Nerd. Ang sabi niya kasi sa amin ay baka matakot kami. Ako naman parang natural na bahay lang naman. Hindi naman nakakatakot. Pagpasok namin, mga bandang alas 5 na ng hapon yun eh. So pagpasok namin sa bahay nila, may pagkain inihanda ang mama niya para sa amin. Siyempre sa una, pakitang tao kami. Kunyari nahihiya. Pero noong iniwan na kami ng mama niya, yung mga loko, yun, nagsilamon. Matapos yun, Sir Van, nagsimula na kaming gumawa ng project. As usual, hindi naman lahat tumulong. Si Nerd, yung isa kong kaibigan at ako lang ang gumagawa. Yung dalawa naming kagrupo, naglalaro lang sa cellphone. Matapos pa nga maglaro at mapagod, natulog na yung dalawa. Kami namang tatlo, sa haba ng gabi, hindi na rin nila kinaya. Ayoko naman sayangin oras ko dahil marami pang gagawin at itong ginagawa namin hindi naman major subject kaya pinipilit kong tapusin. Palalim na ng palalim yung gabi. Busy ako sa pagtapos ng project namin. Yung apat kong kagrupo, mga tulog na. Maya-maya, nagbukas yung pinto sa isa sa mga kwarto nila. Pero wala namang taong lumabas. Hindi ko nalang pinansin at nag-focus sa ginagawa ko. Habang nagtatype ako, alam mo yung kahit nasa laptop ako nakatingin, nakikita ko sa peripheral vision ko na may itim na biglang dumaan sa gilid ko. Medyo tumaas balahibo ko. Siyempre natakot ako. Akala ko dala lang ng antok kaya ganon. Kinusot ko ang mga mata ko pampawala ng antok. Pero natatakot na ako kaya ginising ko yung kagrupo ko na isa. Naggalit-galitan ako na tulungan niya ako. Pero sa totoo lang, kaya ko naman na. Gusto ko lang talaga ng kasama. Tapos yung isa kong kagrupo, nagising, naiihi. Agad na nagpunta sa banyo. Tapos pagbalik, nakasimangot kasi may tao raw sa banyo. Nung pagsilip ko, parang wala naman. Wala na yata, ang sabi ko. Nagtaka yung kagrupo ko na yon. Pero dahil ihing-ihi na, hindi na pumasok sa isip niya na baka kung ano yon. So bumalik din naman agad siya sa pagkakatulog. Tapos natulog na rin yung ginising ko kasi hindi na niya talaga kaya. So wala.
tinibayan ko na lang ang loob ko kahit natatakot ako. Tapos habang nagtatype ako, may humawak sa balikat ko. Tapos biglang alis din. Hindi ko pinansin at baka pinagtitripan lang ako ng mga kaklase ko. Focus lang kasi ako sa ginagawa ko. Tapos maya-maya, paulit-ulit yun. Sabi ko pa, "Huwag kasi, tama na." Medyo napalakas pagkakasabi ko. Tapos nagising si Nerd. "Sino kaaway mo?" tanong niya sa akin. Sabi ko, "Ito kasing si..." Bala ko sanang ituro kung sino ang gising. Pero lahat sila tulog. Malabong si Nerd yun kasi malayo siya sa akin. Tumaas balahibo ko kasi alam ko, nararamdaman ko na may humawak sa akin noon. Pansin ko ang pag-aalala ni Nerd sa akin. Kaya ang ginawa niya, sinamahan niya ako hanggang sa matapos yung project na yun. Siguro yun ang pinakamahabang oras na gusto ko agad na matapos ang ginagawa ko. Yung rush ka na, tapos natatakot ka pa. Natapos naman namin yung project na yon. Natulog na rin kami matapos. Kinaumagahan, nagkukwentuhan sila. Ang saya-saya nila. Doon na kwento ni Nerd na may nagpaparamdam daw talaga sa bahay nila. Kaya ayaw niya kaming papuntahin. Hindi naman naniniwala yung iba kasi mga tulog sila at hindi nila nakita pagmumukha ko noong natatakot ako. At tanging si Nerd lang ang nakakita. Maya-maya tinawag kami ng mama ni Nerd para kumain. As usual, ang sarap ng pagkain. Tapos itong isa kong kagrupo, grabe katakaw sa pagkain. Sabi ng isa kong kaibigan na nahiya, "Hoy, mahiya ka naman sa kapatid ni Nerd, di pa kumakain." "Ah, si kuya, wala, umalis na kanina, may pasok." Ang sagot ni Nerd, "Yung kapatid mong babae?" Sagot naman ng isa. Nagulat si Nerd sa sinabi ng kaibigan namin. Pansin ko yung pagkaiba ng mukha niya. Natanong niya saan niya nakita yung babae. Sabi ng kaibigan namin, sa banyo, kaya hindi agad siya nakapasok. Nagtaka kami, tapos bigla niyang sinabi sa amin, "Wala akong kapatid na babae, dalawa lang kami ng kuya ko." Nung oras na yon, Sir Van, nagtaasa ng mga balahibo namin. Doon bumalik sa akin yung humawak sa balikat ko. Napagtripan yata ako ng batang babae. Yung kaibigan kong nakakita, hindi makapaniwala. Akala niya, tinatakot lang siya. Pero hindi. Dalawa lang talaga sila at parehas lalaki. Iyon nga, Sir Van, medyo ang creepy nun para sa akin. Pero wala eh, ganun talaga. May mga bagay tayong mahirap ipaliwanag. Basta magdasal lang lagi. Maraming salamat. Sana mabasa mo to. Hi, Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Weng. Bata pa lang ako ay uso na sa aming lugar ang tungkol sa kwentong White Lady. Sabi ni Kuya ay nakikita niya raw ang nagmumultong babae sa tapat ng kwarto ko. Nakalutang daw yon. Sabi naman ng ilang ibang kapitbahay namin ay dating tindera ang babae na nabiktima raw ng panggagahasa at inihulog sa water tank. Iyon ang sabi-sabi na dati raw ay may nakitang naaagnas na babae sa water tank. Kaya simula noon ay hindi na ito ginamit. Simula raw noon ay nagsimula na ang mga kababalaghan doon sa tangke. Ang sabi pa nga ni Kuya ay may babaeng nagpapakita roon. Walang mata, pero nakangisi lamang. Nakita na raw niya ang babae.
Ako naman, kahit kita sa kwarto ko ang tangke, ay hindi ko pa nakita at hindi pa ako nakaramdam ng kakaiba sa tangke na yon. Naisip ko nga na siguro, ginawa lang na panakot yon sa mga bata para hindi na lumabas tuwing gabi. Binaliwala ko na lang ang mga sinasabi ni kuya. Pero isang araw, ay wala akong magawa. Hindi pala isang araw, isang gabi. Lumabas ako ng bahay para magpahangin. Tapos napatingin ako doon sa tangke. Dahil maliwanag pa naman at mga alas 6 pa lang ng gabi. At parang maganda doon tumingin habang pababa ang araw. Sakto naman eh nakatanggal ang harang na kahoy doon sa daanan papunta sa tangke. Wala nang isip-isip na pumunta ako roon para magpahangin. Excited pa naman ako. Kaso, may nauna pala sa akin. May babaeng nakaputi ang nakatayo doon. Malayo ang kanyang tingin. Pansin ko rin na parang pinupunasan niya ang kanyang mukha. Para siyang umiiyak. Dahil sa ayaw kong makaistorbo, eh bumaba na lang ako. Nang tuluyan na akong makababa, ay muli kong sinilip yung babae. Na-curious din kasi ako sa mukha niya. Pero laking gulat ko, noong pagtingala ko para tignan siya, eh wala na siya. Naglakad pa nga ako paikot para hanapin siya. Pero wala talaga. Nagtaka ako. Naisip ko nga na baka may ibang daan doon na hindi ko lang alam. Bumalik ako sa kwarto. Tapos binuksan ko ang bintana. Sakto kasi nakita ang tangke doon sa bintana ko. Nagulat ako noong makita ko ang babae mismo doon sa taas ng tangke. Naisip ko ang sinabi ni kuya. Baka siya ang white lady sa tangke na iyon. Nakatalikod siya at nakatingin sa butas ng tangke. Maya-maya pa ay nakita ko na paharap siya sa akin. Kaya ang ginawa ko ay agad kong isinara ang bintana. Takot na takot ako noong mga oras na yon. Simula noon, hindi ko na binubuksan ang bintana ko. Natatakot na rin ako. Simula noong nangyari, eh hindi na ako mapakali. Dati wala akong nararamdaman na kung ano. Pero simula noong nakita ko yung misteryosong babae Sir Van, nag-iba na. Tuwing matutulog ako, naririnig ko ang mga iyak niya. Parang tinatawag niya ako. Tuwing gabi, iba na talaga ang nararamdaman ko. Natatakot na talaga ako. Dumating ang araw ng mga patay. Kapag ganitong araw, ay pumupunta ang aming kamag-anak sa amin. Mga pinsan at mga matatandang kamag-anak. Sila mama at papa ay naghanda ng mga makakain. Siyempre damay na kami. Nandyan na kami inuutusan. Pero masaya naman kasi, nandyan din ang aking mga pinsan. Mga bandang gabi, ako ang naghugas ng pinggan. Pagod na pagod ako. Sila tatay nagiinuman. Tapos sila mama, yun, nakikipagkwentuhan pa. Siguro mga alas 10 na ng gabi yun. Pagdating ko sa taas, nakabukas ang bintana at kita ang tangke. Wala akong naramdaman na takot. Kasi sa dami ba naman namin sa kwarto, di naman siguro magpaparamdam ang white lady. Nagsisiksikan ang mga pinsang ko sa higaan ko. Binala kong isarado ang bintana kaso inawat ako ng pinsan ko kasi ang init daw. Dikit-dikit kasi kami kaya hinayaan ko na lang. Tapos ako yung nasa dulo, yung malapit sa bintana. Medyo nakakatakot pero marami naman kami kaya kinaya ko. Maya-maya, nakarinig ako na parang may sumisitsit mula sa labas. Biglang nagtaasan ang aking balahibo. Tinakpan ko ang tenga ko pero naririnig ko pa rin at ramdam ko ibang ihip ng hangin.
Tinapangan ko ang aking sarili. Sinilip ko pero wala siya doon. Walang tao. Tuwing aahon ako sa pagkakahiga, ay nawawala ang pagsitsit. Kapag hihiga naman ako, doon siya babalik. Nangaasar pa nga. Sa inis ko ay muli akong umahon sa pagkakahiga. Dito ako nagulat nang makita ko ang babae. Nakatingin siya sa akin, ngunit wala siyang mga mata. Hindi ako makasigaw. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakangisi ang babae sa akin. Inaabot ang kanyang kamay sa akin. Alam kong hindi niya ako maabot, pero napaatras ako at nahulog sa kama. Agad akong tumakbo palabas. Nakita ako ni Kuya at sinabi ko ang nangyari. Natawa pa nga siya kasi sabi niya binibiro niya lang ako. Pero sinabi ko hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko ang babae. Doon tumulo yung mga luha ko. Iyak ako ng iyak. Nagbago ang mukha ni Kuya. Doon niya na-realize na totoo ang aking nakita. Bumalik kami ng kwarto at nadatnan namin ang mga pinsang ko na tulog pa rin. Tapos yung bintana ay sarado na rin. Natatakot ako kasi iba ang pakiramdam ko. Lumapit si Kuya at binuksan ang bintana. Sabi niya, "Wala naman eh. Baka nananaginip ka lang. Baka na-imagine mo lang ang mga pananakot ko." Nagsabi na lang si Kuya na isarado ko na lang ang bintana kapag natutulog at huwag na isipin ang babae dahil tinatakot niya lang daw ako. Pero sigurado ako na hindi yun panaginip. Bumaba ako para uminom ng tubig. Napansin nila mama na namumutla ako. Sumingit si Kuya. Sabi niya, nakakita raw ako ng white lady. Agad niya ring sinabi na tinatakot niya raw ako. Kaya yon, napanaginipan ko. Pero pansin ko na iba ang tingin ni Lola. Tinanong niya ako kung ano ang itsura ng babae. Sinabi ko sa kanya at sinabi niya, yun din ang nakita niya kanina. Nagbago ang mukha ni Kuya. Akala niya kasi hindi totoo. Sabi ni Lola, yung kaluluwa daw na yun, simula noong namatay ay wala nang nakaalala, kahit pagtirik ng kandila. Sinabihan kami ni Lola na ipagtirik ng kandila ang babae at ipagdasal. Noong nalaman ko yun, ay agad namin sinunod ang utos ni Lola at nawala ang takot ko. Siguro, kaya siya sa akin nagpaparamdam kasi ako ang lagi niyang nakikita. Kasi ang kwarto ko, katapat ng tangke. So pinagtirik namin siya tapos ipinagdasal. Simula noon, wala na akong naramdaman. Wala na rin akong naririnig tuwing gabi. Siguro nga Sir Van, yung mga kaluluwa ay hindi dapat katakutan. Siguro kailangan lang nilang makaalis ng maayos sa mundong ibabaw. Iyon lang Sir Van. Marami pong salamat.